Hello mga kabiyahe at mga kabiyaya. Narito tayo ngayong araw na ito sa Skyway. So pupunta tayo ng Manila. Maraming salamat uli sa ating Panginoon at ngayong bagong taon may mga panibagong biyaya at pagpapala na namang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil may biyahe tayo ngayon at sunod-sunod uli ang schedule ng biyahe ni Kuya Ali. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon na siyang nag-provide ng lahat ng biyaya at papala para sa atin. So siya yung nag-provide ng mga client natin para lagi tayong may biyahe upang patuloy na maging daluyan ito ng pagpapala para sa pangangailangan ng ating pamilya. Kaya lagi lang tayong magtiwala sa ating Panginoon, lagi tayong mag-pray, lagi tayong magpasalamat dahil sa Kanya talaga nagmumula ang lahat. So maging sa bawat gising natin, bawat paghinga natin, so nagpapasalamat tayo dahil sa Kanya pa rin nanggagaling yon. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay natin, na siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. So dito tayo dadaan ngayon sa Quirino. Mag-exit tayo ng Quirino. So going to Manila. So isang biyaya, mga kabiyahe at mga kabiyaya na sa pag-exit natin dito sa Quirino, makikita natin maluwag ang lansangan. Kukunti ang mga sasakyan. Kaya papasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon dahil ipinrovide niya ang dadaanan natin. Ang dadaanan natin ay ligtas at maluwag. So mababawasan ang mga pagod natin. Ganun din mababawasan din ang konsumo sa oras at gasolina or diesel natin. Yan, mag-exit na tayo ng toll gate. And sa pag-exit natin ng toll gate, makikita natin maluwag pa rin yung kalye na dadaanan natin papunta dun sa Quirino extension pa rin para makarating tayo ng United Nations. Ayan, maluwag na maluwag pa rin. So paglabas natin dito, pupunta tayo sa kaliwa para pumunta naman sa Quirino extension. Ayan, maging sa paglabas natin dito, makikita natin na kukunti pa rin ang mga sasakyan, kaya maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. So napaka laking biyaya nito para sa atin na nagbiyahe dito sa Manila. Alam naman natin talagang pagdating sa traffic, very stressful, talaga nakakapagod. Kaya isang biyaya ang makabiyahe tayo ng maluwag dito sa Manila. So mananatili na tayo sa kaliwa dahil pupunta na tayo sa Quirino extension. So doon tayo dadaan sa Quirino extension papunta naman ng United Nations. Yan, maging dito sa pupuntahan natin sa kaliwa, maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Napakasarap bumiyahe ng maluwag ang lansangan. Less stress, less pagod. So, less consume na rin ng gasoline natin or diesel. Yan, medyo nagkakaroon lang dito ng konting traffic dahil sa mga
kakaliwa at kakanan ng mga sasakyan. So, tulad natin, papunta tayo sa kanan sa Quirino Extension going United Nation. Yan, lilipat na tayo sa kanan. Titingnan natin kung maluwag pa rin dito. Yun, isang biyaya pa rin na maluwag pa rin ang daloy ng traffic dito sa pagkanan natin. Kaya malaking bagay na hindi tayo masyado napapagod. Mga kabiyaya at mga kabiyahe, piling ko lang po, patuloy nyo pong suportahan ang YouTube channel ni Kuya Ali, dahil ako po ay nananampalataya at naniniwala na nagkaroon po tayo ng channel hindi para po tayo ay sumikat, kundi upang pasikatin ang ating Panginoon Jesus na siyang nag-alay ng banal na dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So, yun po yung dapat maging viral. Kaya po dito sa biyahe ni Kuya Ali, so itinataas po natin dito ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus na siya ngayon nating buhay at sa pakikiisa ng Santong Espiritu sa atin. So sabi nga po sa Matthew 28:18, sinabi ng ating Panginoong Jesus bago siya umalis, kausap niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, ibinigay na sa akin ang karapatan, kapamahalaan sa langit at sa lupa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Bautismuhan nyo ang lahat ng bansa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po, pinapakilala po natin tatlong persona ng Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So sila po yung may authority para sa atin. Kaya kung tayo mananalangin, hingi ng anuman, sabi na ating Panginoong Jesus, hingin sa pangalan niya ang lahat ng ating hilingin, at sa gayon ito ipagkakaloob ng Ama sa pamagitan ng Anak. Kaya ito lang po yung reminder sa bawat isa sa atin. So, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. So ito lang po yung Diyos na dapat natin paniwala ang panampalatayaan, ang Holy Trinity, at wala na pong ibang Diyos. Wala na pong ibang pangalan binigyan ng karapatan o ng kapamahalaan sa langit at sa lupa, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang na namatay at muling nabuhay. So doon po sa mga ginagamit natin mga pangalan na nakita lang natin na sila ay mga karakter sa Bible, so sila po maaari naging daluyan lang ng pagpapala ng ating Panginoon, mga naging karakter sa Bible na ginamit na ating Panginoon upang maisakatuparan ang kanyang mabuting layunin para sa atin. So hindi po lahat sila ay Diyos na may ibibigay ang pangangailangan natin, kundi ang ating Amang Diyos lang na makapangyarihan sa lahat at may gagawa yon para sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus at sa pakikiisa ng ating Santong Espiritu. So the Holy Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, wala na pong ibang Diyos maliban sa tatlong persona. So lahat po sila isang Diyos po sa pamagitan ng tatlong persona. So yun po yung talagang dapat nating ipangaral. So lahat po sila ay nagkakaisa.
mula pa man likhain ang mundo, sila ay nagkakaisa. So yun po yung magandang layon na biyahe ni Kuya Ali. Kaya po pakisuportahan po, pakishare po sa mga kaibigan natin, kamag-anak, dahil sa mga darating pang mga panahon, sa mga susunod na vlog ni Kuya Ali, hindi po talagang i-share po natin na mabuting balita upang maging daluyan ito ng biyaya at pagpapala na ating Panginoon. Maraming salamat po. Narito na po tayo sa Manila. So, dadaan lang po tayo sa Rex Store. At kaibigan po natin na kasama natin ngayon ay ibibigin lang po. Kaya tayo narito sa Manila. Thank you po. God bless po sa lahat. Mga hindi po nagsasubscribe sa channel ni Kuya Ali, please like, share, and subscribe my YouTube channel para po updated kayo sa mga biyahe ni Kuya Ali. Pindot na rin po yung bell button. Pakipindot po yung all. Ay, kawawa naman. Bakit kaya po nahuli yung isa nating kabiyahe? So, hindi po ako sigurado, pero dahil pakaliwa po tayo kanina, pareho kaming kumaliwa eh, pero dapat kung kakaliwa tayo, so 200 meters o 100 meters before, naka-stay na po tayo sa pupuntahan natin kung kakaliwa or kakanan tayo. So kung nasa gitna kasi tayo and hindi tayo na dito sa inner lane, kakaliwa pala tayo, so maaaring nga mahuli po tayo. Kasi itong gitna na lane, so ginagamit po to ng mga dederecho. So siya nanggaling dito sa gitna na lane kanina, then kumaliwa ako, siya kumaliwa rin. So talagang mali po yung dinaanan niya. So sa akin lang po yung sariling opinion, sa experience na rin po sa pagbiyahe natin dito sa Manila. So maaaring yun po ang nangyari, kaya siya pinara ng enforcer. Yun po yun. Hindi rin po sigurado, and maaaring yun po yung dahilan kaya siya hinuli. Dahil hindi ka naman po paparahin basta-basta ng mga enforcers natin kung wala kang violation or wala silang nakitang violation sa'yo. Maraming salamat po. Konting tips lang po yun mula kay Kuya Ali. Ingat po sa biyahe, mga kabiyahe, at manatili pong pinagpala at pinaboran ang lahat, mga kabiyaya.
Nako. Walang. Paano ko bababa niya, Amir? Amir, Amir. Marami nag-aabang sa ating media. Matay pagkaguluhan. Kagabi pa yung mga yan. Diyan na natulog yung mga yan. Wow! Kagabi pa nakaset up yan. January 7 po ngayon, simula ng paghahanda sa kapistahan na Maynila. Kaya po maraming media, marami din tayong kapulisan.